Kumusta po kayo lahat? Sana po inasa mabuti po kayong kalagayan ngayong oras na ito. Ano po? Napakarami na po nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Hindi na po natin alam kung ano ang ating uunahin at anong hindi. Ano po? Ayan. Babasagin ko lang po yung aking katahimikan dahil napakarami pong nagsasabi. Tumatawag, nagtetext, nagchat-chat po sa akin na ako daw po isang tanga, isang bobo, takot-tsaba, isang hayop, nagpapaloko, at nagpapagamit. Ayan. At bago po ako mag-umpisa, nais ko po munang magpasintabi. Lalong-lalo na po doon sa mga bashers ni Sir Francis Leo Marcos. Yan po ay sarili niyong paniniwala. Pinaninindigan niyo po yan, wala po akong magagawa dyan. Kaya alam po, ang akin po paniniwala ay akin paniniwala mismo. At huwag po sana tayo magbanggaan. Ano po? At ito naman pong ikukwento ko sa inyo, ang ipapakita ko po sa inyo yung mga tunay lang na nangyari at tunay na naganap. Yan. Wala po kaming personal na pagkakakilanlan ni Mr. Francis Leo Marcos. Nasubaybay ko lang po siya. Paano ko ba siya nasubaybayan? Paano ko siya nakita? At paano ko siya inidolo? Manoodin po natin. Ito po, ang kina-challenge ko po rito is yung mga politikong sandamakmak ang pangako sa taong bayan. Ngayon kayo lumabas. Ina-challenge ko po lahat ng mga mayayaman na mga kaibigan ko. Kahit na hindi na ho yung mayayaman, yun na lang mga kaibigan ko. Come, show the world na sa ganitong pagkakataon ng kalamidad sa buong mundo, may mga katulad natin. Tulong na! Kailangan ka ng taong bayan. This is Francis Leo Marcos. Sige na, huwag ka nang mahiya. Kahit 1% lang ng pera mo, ilabas mo para naman makapagbigay tayo sa taong bayan. Spend a little, share a love a little, in the benefit of the less welfare Filipino, in the welfare of the less fortunate people of the society, then you will live 100 years. Meaning, patay ka na. Pinag-uusapan pa yung kabutihang ginawa mo sa mamamayang Pilipino. Kaya kayong mayayaman, pinanunood mo ko. Tama, ikaw ang pinatatamaan ko. Tulong, kahit konti. Kailangan ka ng taong bayan. Tulong na, ha? Diba? Tulong na. Yan. Yan ang pumasok sa aking utak. Yan ang pumasok sa aking puso. Tulong na. Ngayong panahon ng pandemya. Alam niyo po, humanga ako sa kanya kasi nakita ko siya na tumutulong siya pero napakayaman niya. Ako, mahirap lang po ako. Ako po isang kahig, isang tuka. Ako po isang no work, no pay. At isa lang po akong komedyante. Nag-iisip ako kung paano ko makakatulong sa aking kapwa. So, ang ginawa ko po dyan, sa madaling salita, nagpatawa po ako, nagpasaya po ako sa social media. Awa naman po ng Diyos, ay ito ay tinanggap nila. Marami nakisaya, marami nakitawa, at ang pakaramdam ko po, ay nakakatulong na po ako. Kahit ako po isang mahirap lang. Hanggang sa dumating ang isang araw, naisip ko po nga gawin ang video na ito na isang challenge para kay Sir Francis Leo Marcos. Tingnan nyo. Mr. Francis Leo Marcos, nakarating sa akin tanggapan ang iyong mga panawagan. Gusto ko ang pagkatao mo. Mabait ka at tumutulong ka sa ating mga kababayan. At dahil gan, tinatanggap ko ang hamon mo. Tinatanggap ko. Lahat na challenge sa sinasabi mo. Kung anong meron ako, ipamimigay ko. Dahil gusto ko ang pagkatao mo. Maraming nagsasabing napakayabang mo. Pero ang katwira ko dyan, di baling mayabang, nakatutulong naman. Kaya kaibigan, kaibigan Francis Leo Marcos, marami salamat sa iyong pagtulong sa ating mga mamamayan, lalo na mga walang-wala. Gusto ko ang pagkatao mo, kaya mabuhay ka at ipagpatuloy mo lang ang pagtulong sa ating mga kababayan. At isa lang ang masasabi ko, Francis Leo Marcos. Pagka naman. Mabuhay ka, Francis Leo. Mabuhay ka. O diba, ang saya. At dyan nag-umpisa ang lahat na yan.
kung paano kami nagkakilala, kung paano kami nagkatagpo, at paano kami nagtawanan. Panoorin nyo. Hanapin mo nga to. Hanapin mo to, Romy Diaz na to. Yes po. Romy Diaz Junior. Eh, Junior ba to? O basta kung sino man tong tao na to. Sige po. Gusto ko ang pagkatao mo. Ang angas mo, matindi. Yung kotse mo nakasalla, pare Koy. Huwag mo nang ipatubos sa akin yan. Huwag na, pare Koy. Pero yung sandaan ka ban, pumunta ka dito, bibigyan kita. Nahuli mo ang kritiko, Romy Diaz. Nahuli mo! Oh. Bahala ka na sa mga kababayan mo dyan, sa mga nasasakupan mo, dahil sinabi mo kanina sa live mo na sana makarating ang tulong ko sa Chaong Quezon. O pwes, ngayon pa lang, pinararating ko na! Kumuha ka lang ng pasyo sa barangay, pumunta ka rito sa Maynila, at magdala ka ng sasakyan. Yung kakasya ay 100 kaban. Binibigyan kita ng 100 kaban para dyan sa mga kabarangay mo kung saan ka nakatira. That 100 kaban, it is upon your disposal, which is dapat pakinabangan din ng iyong mga kababayang may hirap dyan. Mabuhay ka, Romy Diaz! Mr. Francis Leo Marcos! Nakita ko na! Nakita ko na na inahanap mo ko! Ganun pa man! Kami nagpapasalamat sa'yo sa yung tulong na ipapadala sa amin sa 100 sakong bigas. Maraming salamat. At ngayon, Sir Francis Leo Marcos, ipapasalamat kita sa aming village. Napakalawak ng aming village. At dito natin itutulong yung mga ibibigay mong 100 kabang bigas. Halika! Malawak ang aming village. Malawak ito. Napakahaba. Simula Maynila hanggang Bicol. Village namin yan. One way nga lang. One way ito. At ito ang mga kapitbahay na nakabang sa iyong biyayang ibibigay. Kaway mga kapitbahay. Sir Francis Leo, maraming salamat. At hintay namin ang iyong napakalaking tulong. Maraming salamat sa layo. Gusto ko ang pagkatao mo. Gusto ko mabuhay ka. Nya! Jose, hindi na rin ako pinapatulog ng mga tao sa village ko. Ito na ang bigas. Sako na lang ang ulang. Balis na kami. Papunta na kami kay Sir Francis Leo Marcos. At ito, mapapala mo ka Sir Leo dito. Napakalaka ng trako. Yeah, punuin mo na. See you Sir, see you. Alabang na. Malapit na tayong magkita. Alas 8 ng umaga. 8 ng umaga. May bisita ako. Ito na yung sinasabi ko, Diego. Andito raw si Romy Diaz. Naka. Delikado pa. Siyempre, hindi tayo patatalo. Alang naman. Si Idol, hindi patatalo yan. Romy Diaz lang pala eh. Robin. Balita ako, may naghahanap daw sa akin dito. Naka! Oh, tayo na. Idol! Tumahimik ka dyan, Diego. Eto na, eto na. May dala ko ba sa ako? Meron po. Dinamihan ko pa. May pala pa. Ito yung painting ni First Lady na 24 carats sa ginto. Naka-display lang dito.
kasamaan mo. Di la Vega. Ginto yan. Napakarami. Kaya kwapro kilatis yan. Napakarami na sa bahay ko. Ayan ang malikod. Di na malikod. Napakaganda. Kaya mabagsak. Si Mami Maita. May pirma yan. 24. May pirma siya. 24 kilatis yan. Alis play lang niya. Kaya may sarili security guard itong area. Ito yung opisina niya. Si Mami Sen, lang tayo yan. Dito lang. Sa pwesto na yan. Alis ka. Nandito pa kami. Dito pa ako. Maraming bulsa niya. Alam mo naman ka na. Eh baka nalit yan. Nandito pa ako. May isa ko ka na. May bigas ka ba? Oh, Chow Quezon, karga na. Yeah. Ikarga niya lang dyan. Oh, nagkita na kami. Oh. Ang yaman ni Sir Francis Leo at yaman ko'y pagsasamahin na namin. Ipakita rin bigote mo. Walang hihinga. Yeah. Diba? Napakasaya nung araw na yon. Wala kang maiisip na kahit anumang problema na darating. Isipin mo, napakasaya ko po nung araw na yon. Kasi yung araw na yon, na ramdam na ramdam ko nung ibinigay na niya yung 100 sakong bigas sa akin, eh ramdam na ramdam ko na sa wakas makakatulong na rin ako. Nagsama yung aking pagpapasaya at nagsama yung kanyang ginagawang pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ni Romy Diaz. Hanggang sa dumating yung sandali na naiuwi ko sa aming bayan, itong 100 sakong bigas, at tunghaya naman ninyo kung ano namang nangyari dito sa bigas. Mag-update na po tayo para sa ating ipamimigay na bigas na mula sa aking ating kaibigan na si Francis Leo Marcos. Panyero! Pare Francis! Narito na! Narito na mga bigas! Pakita natin mga bigas! Nakita niyo ito! Ito yung galit kay Sir Francis Leo Marcos. Yung mga kulay green na yan. At ito mga nire-repack na yan. Ipamimigay natin yan! Ipamimigay lahat yan! At syempre, hinahapo ako. Sandali lang. Napakainit. Harigo. At ito pang aming kaibigan, ang pinakamatangos sa ilong ng aming tropa, si Mr. Ninyo Abrelica. Yan, ang aming pinakamaputi, at ang aming mistisong state child galing Japan, Jonathan de la Cruz. At ito pang aking kumpare, ang pinakamatapang sa lahat ng asawa, lalo't hindi naririnig. Ron Mali. Yan. Yan po yung mga tumutulong sa akin at dun po sa ano. Ha! O, diba? Napakasaya. Yung mga araw na talagang
ramdam mo na ikaw ay pinagpala at ikaw ay makakatulong sa iyong kapwa. At nagpapasalamat ako doon sa mga tumulong sa akin, doon sa nag-repack, doon sa may-ari ng bahay. At nakibuday ka lang po ako sa kanya kasi wala naman po akong paglalagyan dito sa bahay namin. At pati plastic kinanya na. Siya na rin yung gumastos at saka doon sa mga nag-repack. At dumako naman tayo sa ating pamimigay. At paano natin ipinamigay itong mga bigas na ito na ibinigay sa atin ni Sir Francis Leo Marcos. Ang pinamimigay natin dito. Ito po isang dang balot ng 2.5 kilos na bigas galing kay Sir Francis Leo Marcos. Ha? Siyempre sa pamumuno po ng isang taon na tumutulong talaga para po sa ating mga kababayan na may kapasalan, ang ating PWD na sikap ng Chaong Quezon. Letlet, yan. Si Letlet po ang magbahala po pag-distribute nito. Itong napakaraming bigas. Yan. Isang daang piraso po para sa kanila. Yan. Thank you po. At bukas po, abangan nyo. Tayo po ay mamimigay. Sabay-bay naman po na release. Ino na lang po natin ito. Ino na lang natin ito. Ating mga napakagisipad na barangay. Barangay Tarod na nagpapanatili ng ating katahimikan. Magbibigay po tayo sa kanila ng tigigisang subot. Ano? Ito po yung ating mga barangay talod na araw-araw nakikita natin sa lansangan. Bigay niya ang tigili siya. 12 sila. 12. Ibaba na pakaraming bigas na yan. Yan. Sa ating mga kababayan, aabutin ko po kayo sa abot ng aking mga kaya. Just wait and see. At napakasarap ng buhay. Tayo po ay magtulungan para sa ating bayan. Yung 12 natin sa ating mga masisipag na barangay tanod na talaga namang tumutulong sa ating kapayapaan at huwag kayo lalabas, huhulihin kayo ng mga yan. Hi, fans! Social distancing! Bigyan mo na yung 12, tigil isa. Kuna mo! Yan! Very controversy. Hi, Pat! Hi, Pat! Sa ipamimigay natin sa bye-bye release po. Bukas po yan. Abangan nyo yan. Yan. Okay, Lalik Vendors Association. Maraming salamat daw po. Kaya siyempre, kay Daking at saka kay Sir Francis Leo Marcos. Ito po. Yan. Maraming salamat po. At kahit kaunting ayuda ay makakatulong po ito sa ating mga kababayan. Pakita natin yung release. Ito po yung release. Dang po kami sumasakay nung araw. Pag kami po ay nagtitinda sa bus, yan. Pare Arthur, bahala ka lang sa ating mga kapatid. Okay, mag-distribute yan, oh. For safety lang, lagi tayong always social distancing at saka bahala ka na sa mga kapatid kong dati mga maninita. Narito na! Ipamimigay na itong mga bigas dito sa Sienda de la Vega. Ipapala na lahat yan! Ipamimigay na natin lahat yan! Ito po yung aming tahala! Yeah! Ito po yung aming tahala! Ito po yung aming tahala! Ano ba? Wala pong lalabas sa inyong bahay! Huwag mong takpan! Sige sa inyong mga lalabas! Dalawa na kami rin yan, dalawa! Ayo kamera kamera sebut tangan kita video semua.
dito po sa Baybay Nariles. Dito po sa Barangay Lumingon. Wala lalabas na bahay. Face mask po tayo. Observe. Ay, sumabakat ang baha. Ha? Wala na po lalabas. Wala lalabas. Wala na pong lalabas ang bahay. Mamaya niya na po kuhanin pag kami po ay nakalampas na. Kuya! Gusto kami tayo ang kami kasay. Ewan na! Yan. Nagyan ang nakikisang mga sa mga upuan na yan. Wala pong ano ay yan po ay tulong galing kay Sir Francis Leo Mama. Yan! Bigyan natin niya ang mga. Bigyan niya! Ayan na! Ito. Ayan na! Mga bata! Na mga bata! Hakot yan! Hakot niyo! Yan! Takbo! Yan! Bahala na mo kayo dyan! Ang sakit na pa ako! Nada pa ako! Bahala na muna kayo dyan mga kapitbahay! Bahala na mo! Saglit yan! Yan na! Sandali lang! Higit na kabusin ang tren. Mga kapitbahay! Bumubusin na ang tren! Marami salamat! Tulungan niyo ko! Tulungan niyo! Takbo kayo! Yan na! Mga kapitbahay! Nandiyan ang tren! Pasensya na kayo! Pasensya na kayo! Yan na, sandali! Sasakay ako! Para mabili, pamimigay! Para mabili sa pamimigay! Sasakay ako! Sasakay ako! Hintay niyo ako! Napakasaya ang pamimigay! Yan po ang detalyado nga nangyari. Simula nung nagkakilala kami, kinuha ko yung bigas, pinuntahan ko siya, inuuwi ko, nirepack namin, ipinamigay namin. Yan po ay totoong nangyari. Kaya naman po, doon sa mga nagsasabi na hindi naman daw po totoo, yung mga ipinamimigay ng bigas ni Sir Francis Leo Marcos, yan po, kayo na po ang humusga. Nung araw, marami na rin nagbubulong sa akin, nagsasabi sa akin, si Sir Francis Leo Marcos daw, isa manloloko, manggagancho, bogus, fake news. Yan. So nag-iisip din naman ako, syempre. Ang iniisip ko lang, ano bang mapapala nung tao na to sa akin? Isang ordinaryong komedyante lang ako, isang mahirap na tao, bibigyan niya ng 100 sakong bigas. Magkano yun? Sabi ko, ang laki nun. Walang basta-basta magbibigay sa iyo ng bigas, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya na talaga namang ang tao ay hirap na hirap at mga walang trabaho. Wala naman akong nakita sa kanya, kundi kabutihan na kanya mga ginagawa. Pagtulong sa kapwa, at pamimigay ng bigas at pag-challenge niya doon sa mga mayayaman na dyan siya nagka-problema at alam naman nating lahat dyan na talaga namang napakaraming tinamaan. Ngayong panahon na to, napakasama ng tingin ng ibang tao sa kanya. Kung ano-ano sinasabi, masasakit para sa isang tao na tumutulong sa kanyang kapwa. Ang tanong ko, kaibigan, bashers, talaga bang kilala mo si Sir Francis Leo Marcos? Or baka naman nasagap mo lang ang chismis na yan? Ako kaya ko sinasabi to kasi personal ko siyang nakilala at personal niya akong tinulungan. Tapo tayo sa hindi,
tayo pong mga tao, lahat po tayo makasalanan. At lahat po tayo ay may panahon at may pagkakataon na magbago at maituwid kung ano man mga mali nating nagawa, lalong-lalo na sa ating kapwa. Tingnan na lang po natin sana ayun po mga kabutihan na mga ginagawa ng ating mga kapwa. Ngayon, kung yung pong tao talaga ay may mga kasalanan sa batas na po natin yan ipaubaya. Ano po? Kasi may batas po tayo na dapat po natin sundin. Kung talaga si Sir Francis Leo Marcos ay may kasalanan, yan naman po ay kayang-kaya niyang sagutin sa kanyang sariling salita. Hindi po sa akin, hindi po sa inyo, o hindi kung kanino man tao, kundi doon po sa tao na inaakusahan po natin kahit hindi naman natin siya masyadong kilalang nalubos. Kaya po sa inyo lahat, mga kapwa ko Pilipino, maraming maraming salamat po. Doon po sa mga hindi naniniwala kay Sir Francis at doon po sa naniniwala kay Sir Francis, sana po ay tayo magkaisa na po. Huwag na po sana tayo magpukulan ng kung ano-ano mang dumi sa ating mga muka. Ipagpaubaya na lang po natin sa batas ang lahat pong nangyayaring ito. May batas po tayo na mas may higit na nalalaman kaysa sa ating lahat. Huwag na po tayo makisawsaw. Ang isipin na lang po natin, ito pong ating pinagdadaanan na talaga naman pong napakahirap at tayo pong lahat ay umaasa sa ating buong may kapal na tayo po ay kanyang matutulungan at matatapos po itong ating pinagdadaanan na pandemya, gutom, at kung ano-ano pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Pangulo ng ating Pilipinas, ang Ama ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po tayong lahat at mamatay ka ng COVID ka. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe everyone. Mahal po kayo ni Romy. Maraming salamat po.